Hi guys, so ito, dumating na yung black painted at black dappled buck natin galing kay Doc Paul and Ma'am Jonah ng Brooks Mountainside Goat Farm. So sila yung may-ari ng Rumsol, kaya nakakatuwa kasi dati feeds lang ino-order natin sa kanila. Ngayon, yung mga palahi nila na anak ng magandang buck ay na-share nila sa atin. So kung maaano nyo po dun sa last video natin dati, ito yung sa atin si Ringgit, pero tatawagin natin siyang Beta dahil siya yung kasunod ni Alpha. Yung mga anak po ni Alpha, sa kanya natin ibabato for the next generation. So ito naman pong si Peso, yung black dappled, ayan po yung kay Sir Mads at from CDO. So dito po muna natin stay sa atin habang inaayos nila yung magiging farm nila doon. Kaya sa ngayon magkasama pa po yung magkapatid. So ito, magkapatid po sila sa sire at sa dam. Talagang full brothers po sila. So kakarating lang nito nung Monday. I think umuulan kaya hindi natin na video, na document yung pagdating. Pero ngayon gumaganda na po yung katawan, na wala na yung stress. And yun, alas 4, nagbibigay tayo ng Rumsol grower. So syempre, sanay na sanay po sila dyan. Hindi tayo mahihirapan ng pagbibigay. Dahil yung gumagawa niyan, dun po sila galing. So, ang ganda po. Nabubuo na yung katawan nila. So, structure wise, ito kasing mga to, hindi lang po basta kulay. Meron din po silang magandang pedigree, saka yung structure ay maayos po. Both parents nila ay from US. Kaya itong dalawa po, ABGA registered, meaning yung bloodline nila ay ma-check po natin dun sa website ng ABGA. Yan, so tingnan po natin. Ito yung buckling na painted. So around 4 to 5 months po sila, i-check ko pa. Pero kita na po yung potential. 'Di ba? Yung color ay sobrang ganda po. Hindi lang sila basta kulay, pero meron din body and conformation. Yan, so unti-unti, hindi pa natin sila binibigyan ng madaming feeds, pero ngayon ang bilis na nilang nauubos, nawala na yung stress, nakaka-adapt na sila dito sa bago nilang bahay. So, yun po. Yan po. So, i-check natin yung katawan. Sa feeds, yan, syempre sanay na sila. Pero grabe po, malaki yung potential nila dito sa may kanilang katawan. Number one, natitignan natin syempre yung structure. Grabe po yung buto na meron sila. So, yan po yung structure na tinatawag. So exciting na palakihin natin to, and nakakatawa po lalo na dun sa mga nakasubaybay ng journey natin. Nagsimula tayo sa traditional, napunta tayo sa red, sa alpha, and now yung current natin and yung future farm ay naka-base na po sa kanila. So mainly ang gagamitin natin yung painted, pero if hindi pa naman po kinukuha si Peso, baka siya din po yung gamitin natin dun sa mga around December breeding natin. So, yun po. Ito, mas mabilis sila naubo. So, ito, makikita nyo po, ang ganda. So, sila po ay anak ni Johnny on the Spot. Isa po yung ennobled na black buck. So, ipopost ko rin po yung picture nun soon. Pero, ito po, hindi basta-basta black dappled.
meron siyang pedigree na maganda at meron siyang structure na ano po, na nababagay din sa kulay niya. Kasi mapapansin niyo po, ang dami naman din dappled, pero hindi po lahat ay yung structure and pedigree, hindi po ganun ka kaganda. Mostly nagpo-focus lang po kasi, lalo na yung mga newbie, pag nakita nila na dappled or kung ano man kulay, talagang na-attract na po kaagad. Pero ang tip ko po, i-balance natin dahil hindi po mura yung mga ganitong klaseng kambing. So, baka yung price nito at price ng nakuha nyo, parehas lang. Pero yung dun sa genetics nila, itsura, eh magkalayo. So, lalabas at lalabas po yun sa mga paanak nila. So, ito po. Medyo nagpe-flex na siya. And, ayan, nakikita nyo po yung mga pata and yung muscle nila. Eh, maganda talaga. So, first time po nila nakalabas dito dahil ngayon lang tumigil yung ulan. Kaya po, medyo nag-explore. And, since hindi natin sila paanak dito sa farm, ay hindi po ganun tayo kakilala pa. Pero, as time goes by, matagal naman natin itong makakasama, eh talagang ina-expect po natin na maging maamo din sila sa atin. So, ayun po. All of our does po dyan ay mag-juju this August, next month. Kaya nagpe-prepare na po tayo. Siya ngayon, nag-ayos po tayo ng hallway. Dahil yun, kahit bakal po yung kulungan nyo, kapag katagalan, magti 3 years na, eh talaga pong may mga bumibigay na part. Kaya inayos natin before kidding. Kung mas maaga nyo po maaayos yung sa inyo, bawas stress po yun sa mga inahin, gawin nyo na po kaagad. So meron tayong 8 na dose na mga nganak. Sa reservation po, medyo tinigil muna natin dahil since buckling lang halos yung i-out natin, meron na pong nakapila na around 5 or 6 na client, na buyer. So, antayin po muna natin kung may sobra bago tayo mag-accept ulit ng reservation. Kaya, stay put lang po tayo dyan. So, si Alpha ay nandun sa dulo. Medyo pahinga po muna siya ngayon. Nagpapalaki lang po siya ulit. And, soon sa December, hindi natin alam kung siya yung gagamitin or kung magiging okay na po itong mga to dahil nasa around 1 year old na rin to or 11 months pagsapit po ng December. So kung antayin natin sila, pwede naman natin extend yung breeding season para po ma-check na natin agad and ma-maximize yung bagong investment po natin. Pero so far, isa po talagang milestone to dahil bukod nga yun sa paulit-ulit na color and genetics, ang laking upgrade na po nito compared dun sa nagsisimula tayo na traditional po. So sana mapalaki natin ng maayos itong ating mga bucks. And so far so good. Nandiyan na po yung genetics talaga and yung structure. Ang next na consideration po is yung management namin. So sa amin nakasalalay kung lalaki at gaganda itong mga bago nating alaga. Pero I think more than confident naman po tayo na mabibigay natin yung kailangan nila para ma-maximize yung kanilang potential. So hanggang dun po muna. I'll update you na lang po sa mga susunod na mangyayari sa kanilang dalawa, lalo na sa mga followers natin. For sure, makikita nyo po lagi itong mga to sa post natin. Hanggang dun lang po. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe po. Malaking tulong yun sa farm. And madalas din naman kami nag-share ng knowledge. So, win-win naman po sa atin pareho if mag-subscribe kayo. Thank you.